So yung tinuturo ko sa inyo kanina, tingnan nyo, low tide. Ay, may mga isda-isda doon, no? Isda-isda, oh. Maliliit. May mga naiwan ng high tide. Ayun, no? Ang ganda, ang forma, oh. Ito na yung kalsada na nagdudugtong sa Nueva Ecija at Aurora. Na maghahatid sa atin sa Bongabon. At binabantayan tayo ng malaking kabundukan na yun, no? Ayan, oh. At may ilog pa nga yata. May ilog ba? Payo ko lang sa mga gustong sumubok ng ganitong ruta, mga dre. Payo ko lang, no? Ito, tatandaan nyo. Siguraduhin nyo na nakakondisyon yung motor nyo. Yung mula sa makina, parang hindi nauubos yung magagandang view dito sa lugar na to. Tira mo kaya naman ang kabundukan, no? Grabe, napakalaki. Parang ano, parang dito sa grupo ng mga bundok, parang iyan yung hari. So what's up, good morning mga kaibigan. Ito na yung continuation ng aking vlog sa Northeast Lo. At papaalam lang ako sa kasama ko dito, kay Jiro the Vlogger. Papaiwan sila eh, at ako mauuna na. So what's up, Jiro the Vlogger. Muna na ako, thank you. Ayan, so ito ang Paradise Resort, mga dre. Ayan, parang paraiso nga naman. Ang daming magaganda. So, ang biyahe ko ngayon, pauwi na ako. Pero dadaan ako ng Baler. So may Dikasalarin Cove. And then pupuntahan ko din yung yung rutang tatahakin ko is not the typical one. Yung typical kasi is Baler Pantabangan. Pero ngayon, ang rutang tatahakin ko, Baler Bongabon. So, pagpunta ko ng Baler, next is Bongabon, dadaanan ko yun para ibang ruta naman. So, ito yung mga setup ko. Camping tent, cooking setup, tubig, mga damit na ginamit ko sa nakaraang adventure. So, tara, kasana kagad natin. Tapos meron akong power bank dito na solar. Check lang natin yung gasolina. Dali yan. Setting up your proper expectation. Continuation ng East Loop. So kailangan ko na rin pala magpagas. Yo, what's up mga dre? So may gulang ko lang isang oras na rin akong bumabiyahe. Papunta na ako ng Baler. Nainggan nyo lang ako mag-video dito. Parang gusto ko i-video to kasi ang ganda ng kalsado. Although galing na ako dito dati, nakapag-vlog na ako dito dati, pero astig pa rin kasi siya. Nakakastigan pa rin ako hanggang ngayon sa kalsado na to. Ganda eh, no? Mga zigzag, review ng mga taniman ng buko. Nakatanong mo rin yung dagat. Ang ganda. Napakalupit. Tingnan nyo to. Yun, oh. Diba? Ang ganda. Sobrang lupit. Karagatan ng Pasipiko, mga dre. Tapos may mga ano. May mga buko-buko. Ganyan. Angas. Lupit. Sarulo. So yun, what's up mga dre, andito na ako ngayon sa Baler at ngayon pa lang ako gagamit ng Google Map dahil simula din na Jawan hanggang Baler, medyo kabisado ko pa naman at madali lang naman kabisaduhin yun. Pero ngayon papunta na ako ng Dikasalarin Cove at Bongabon. So tara, mag Google Map tayo, start na natin to, let's go! Ayun, no? Baler. Baler, this way. So ito mga dre, tamang almusal muna dito sa ano, palengke ng Baler. Ayun. Daming mga natitinda ng pagkain dito. Halos pare-pareho sila. Pares. Pero dito tayo. Palengke ng Baler mga dre. Pamilihan.
So nandito na ako ngayon sa kalsada kung saan papunta yung tika sa Laring Tow. At yan, nakikita nyo, napakita ng kabuntukan. Parte na yata yan, I believe parte na yan ng ano eh. Parte na yan ng Sierra Madre. Yan, napakalupit yan. Sierra Madre, may Sierra Madre Mountain Ranges. Yan, part na yan ng ano, part na yan. Ngayon, sa side trip tayo, mabilis lang. Tika sa Laring. Guys, tignan nyo yung nakita ko, napakalupit oh. May isang malaking batong isla dun oh. May malayo. Napakalupit, tignan natin oh. Parang yun na yata yung tika sa Laring Tube no. Ang ganda. Isa sila mga tumpok-tumpok na ano, malalaking bato na nasa dagat. Napakalupit, rock formation, ika nga. Ayun guys, meron ano dito, checkpoint. Sarado pa pala. Hindi, nag-unlock pa. Sarado pa pala, hindi ka sa Laring ko. 1 year na ano kuya? 1 year ng close? Matagal pa kaya magbubukas yun? Private po ba kasi yun? Private din? Ah, kaya pala. Sige, sige kuya. Salamat. So, dahil ano? Dahil na-checkpoint tayo at nakasarado, hindi ka sa Laring. Okay lang naman kasi may nakita tayong magandang malaking bato. Pwede na siguro yun. Well, para sa akin, pwede na. Okay na. So, rekta uwi na pero dadaan tayo ng Bungabon. Nueva Ecija. So, susubukan natin yung bagong ruta na yun. Kasi, alam nyo na, mahilig tayo mag-explore ang mga panibagong mga bagay-bagay. So, tara. Balik tayo ng kabayan, no? Balik tayo ng town proper ng Baler tapos tuturo ko sa inyo, gagawin ko lahat ng mga kaya ko para maituro ko ng maayos kung saan yung ano, saan yung ruta na hindi na kailangan gidumaan ng Pantabangan. Kasi pag sa Pantabangan, malayo na yun eh, malayo na yun eh. Kasi Pampanga ako uuwi eh. Yo, what's up mga tre? Dito na ako ngayon sa San Luis. San Luis Aurora. At merong partial part ng San Luis na kailangan kong daanan bago makarating ng Bungabon. So yun, what's up sa inyo mga tre? Lag update mga kaibigan. At dito ako ngayon sa isang zigzag forest road. Ayan, nakikita nyo naman, oh, puro green. At wala masyadong bahay. Hindi siya residential area. Ito, merong isa. At hubo. So, ito na yung kalsada na nagdudugtong sa Nueva Ecija at Aurora. Na maghahatid sa atin sa Bungabon. At binabantayan tayo ng malaking kabundukan na yan, oh. Ayan, oh. At may ilog pa nga yata. May ilog ba? Basta ayan oh, ayan ang kabundukan nakabantay sa atin habang bumabiyahe tayo. Para ride safe daw. Ayan. Although meron akong dalawang kasabay dito, isang motor tsaka isang ano, I-300 na van. Pero kanina talaga halos wala akong kasabay. Tapos hindi rin ano, hindi rin ako nakakakita masyado ng bahay. Ganda oh, yung ganda nito ah. Solid nito ah. Gagi, ang ganda oh. Kabundukan, ilog, tsaka kulay na napakalupit. Yan kaya tayo dadaan. Tingnan niya rin. Yan ba tayo pinapadaan ng Google? Ay, hindi. Tsaka sarado pa yung ano eh. Sarado pa to. Saan kaya papunta to? Ay, pinapakanan ako. Saan to? Saan kaya to? Ay, hindi. Hindi siya dito. Hindi to, hindi. Pinapakanan ako pero dito sa kabilang tulay. Hindi pa pala ito mismo. So hindi pa siguro tapos to. Hindi pa pwedeng daanan. Pinapatuyo pa siguro yung mga ano, konkreto. Dito tayo sa ano, ano bang tawag dito? Old bridge. Ah, one by one lang siya. Ay, one by one. One way. One way bridge.
Tapos meron din siyang ano, meron din siyang clearance. Nasa 2 meter siguro yung clearance. Ganda, oh. Ganda ng ano na to. Ganda. Oo, sa... So yun mga Dre, andito pa rin ako sa kalsada na nagduduktong sa Aurora at Nueva Ecija. At payo ko lang sa mga gustong sumubok ng ganitong ruta mga Dre. Payo ko lang, no? Ito tatandaan nyo. Siguraduhin nyo na nakakondisyon yung motor nyo. Yung mula sa makina, mula sa gulong, sa kuryente. So sa kailangan nakakondisyon yung ano nyo, motor nyo. Tapos bago yung gulong nyo. Kasi what if, di ba? Naiisip ko kasi what if masiraan ka sa ganitong klaseng lugar. Sinong tutulong sa'yo? Sino mo? Kanina pa ako dito, wala akong kasabay sa kalsada. Wala rin akong kasalubong, oh. Sinong tutulong sa'yo dito? Sinong sasaklolo sa'yo dito? Huwag mo sabihin mag-aanap, mag-aabang ka ng ibang biyahero na paparahin mo. Eh wala nga ako nakakasabay, grabe. Kaya kailangan na nga fully condition yung motor mo dito. Tapos alam mo yun ha, tamang ano, tamang dasal at panalangin. Taimtim na dasal at panalangin para alam mo yun, hindi tayo masiraan, hindi tayo magka-iberya sa ganitong klase ng ruta. Grabe. Ubat, kagubatan, kabundukan. At kanina may nakita pa akong ano, rider na nakahi. Actually hindi siya rider kasi wala siyang motor. Tapos nakasuot siya ng helmet. Tapos parang may ano siya, para siyang may hinahanap sa ano, sa padaan. Tapos tinitignan ko yung paligid niya, wala naman yung motor niya. Wala yung motor niya, pero naka-helmet siya. Ano kaya nangyari doon? Ito yung mga tao lang na to, yung ganyan. Yan yung mga may ginagawa sa daan. Yan. Parang may construction silang ginagawa. Yan lang yung mga taong nakikita ko dito sa ano na to. Dito sa ruta na to. Pero hiwa-hiwalay sila eh. Ayan o, oh, yung mga workers sa kalsada, yan lang talaga ang nakita ko. Kanina may kasabay akong motor, tsaka naka L300 na puti. Pero naunahan na nila ako. Kasi umihi ako eh, tsaka uminom ng tubig, kaya pinauna ko sila. Pero yun lang yung kasabay ko. Tapos ito, ganito na ulit o. Oh. Yan, ganyan na ulit. Wala nang ano, wala nang ibang kasabay sa daan. Ito mga Dre, pagligo ko ng corner na to, nakita ko agad to, vulcanizing tsaka tindahan. Tapos nagtanong ako kung may gas, kaya magpapagas muna. Tapos meron siyang paakyat to, meron parang tourist attraction dito, parang view deck siya. Subukan kong akyatin pagkatapos ko magpagas. Ayun, ang gagawin niya siya. Sa tuktok. Tingnan natin kung ano sa tuktok. Alright. Kasi may mga upuan din dito. Tsaka di kita ng ano. Di kita ng sticker ng mga vlogger. Ay, hindi. Akala ko di kita. Isang ano pala. Isang tarpaulin. Ganda. May donation box dito, mga paglagay ng mamaya. Uy. Ngayon ang makikita. Ay, tanaw pa dun yung dagat, oh. Akala ko ang layo ko na sa Baler, pero tanaw ko pa rin yung dagat. Big T! Hey, yeah, boy! Uy, shit! May kasama eh. Muntik na ma-overshoot ah. Ano, dito. Try natin dito. Ay, maano lang. Cycling banking lang.
Ito, banking tayo dito. Banking tayo dito. Yung banking challenge na bawal lumagpas sa ano? Bawal lumagpas sa solid yellow lane challenge. Banking edition. Alright. Bawal lumagpas sa solid yellow lane challenge. Bawal lumagpas sa yellow lane challenge by Traveler Trek. Oops. May bahay na dito. Creeping hala. Alright. Meron pa dito. Yeah. Yo. Oops. Feel na feel eh, no? Feel na feel eh. Magbabanking kayong ganyan. Maintain nyo lang yun. Muntik na si Kuya eh. Muntik na si Kuya. Nagulat siya eh. Nagulat siya eh. So yun nga, as what I'm saying earlier, bago pa siya, bago ko, eh, ayun o, yung mga ganun, mga gagayain, overshoot talaga yun, no? Talagang kinain niya yung kabilang ano, kinain niya yung kabilang kalsada. So yun na nga, ang tip ko sa pag-ano, ang tip ko sa pag-banking. Maintain nyo lang yung speed nyo pag-banking kayo, parang kanya, no? Ayun o. Huwag nyo nang bibilisan. Huwag na kayong kukuha ng buwelo. Kung ano yung andar nyo, kung ano yung takbo nyo, velocity nyo, maintain nyo lang. Tapos, medyo alalayan nyo ng preno, pero, pipiga ka pa rin sa gas. Ay, tiyan mo siya, ano yung kotse na yan. Hindi naman ano yan, hindi naman motor yan, pero parehang lagpas niya. Sa motor nga, mas mahirap kung ano eh. Kung ano eh, mag-maneuver sa ganyan eh, kesa ayan, tiyan mo lumagpas siya. Pero siguro baguhang, ano to, baguhang nag-drive. Kasi lumalagpas siya eh. Tabayan na lang natin sa videohan natin. Yo, what's up? Parang hindi nauubos yung magagandang view dito sa lugar na to. Tira mo kaya naman ang kabandukan, oh. Grabe, napakalaki. Parang ano, parang dito sa grupo ng mga bundok, parang iyan yung hari. Ayun, no, abot-abot na yung ulap. Grabe, nice one, nice one. See you. Giant mountain. Ito na checkpoint, may checkpoint. Mga ano, kundalo. Laking bundok, ho. Naglalaki yun, ano? Tapos may ilog dito. So dahil may checkpoint at may tulay, nangangahulugan bang talagpasan ko na ang probinsya ng Aurora, mga kaibigan? Ganun na ba yun? Tignan nga natin dito sa Google Map. Sabi ng Google Map, ay, wait lang. Focus muna sa daan, may banana. Sabi ng Google Map, 43 minutes na lang nandun na ako sa Bungakot at 25 kilometers. So medyo ano, medyo challenging yung daan dito. Ginagawa kasi. Road under construction. Alright, so dito na tayo ngayon sa boundary. Boundary ng Nueva Ecija at Aurora. Ito, ayun nalagay, thank you. Ayun ang arco, mga tre. Aurora. Aurora province. Ayun po ang arco niya. Ayan, so picture natin, mabilis lang. Tara. Ganda, lalaki ng mga bundok dito.
Nakakalupit. Tara, sa Labi River. Let's go! Yo, what's up mga tren? Nandito na pala ako sa Labi River. Hindi ko namalayan. Hindi ko malang namalayan. Hindi kasi nagsasalita yung Google Map eh. Huling narinig ko kay Google Map. GPS signal loss eh. Okay. So, hindi ko ulit tayo. Lumagpas ako eh. Akala ko kung ano lang eh. Hindi man lang ako inaraningan ni Google Map na malapit na. Anyway. Nire-record ko kasi yung buong biyahe ko. At eto. Naka 93 kilometers tayo. Lahat-lahat. Finish na natin to. Okay. Save. Pakita ko lang sa inyo na mabilis. Ikot tayo. Ganito ang itsura ng Labi Bridge and River. Ayan. Ganito. Ang lupit, di ba? So, napapaligiran siya ng ano, Mount Labi. Ayan ang Mount Labi. Ayan. Ng Labi River. At itong pinatutungtungan ko ay Labi Bridge. Ayun no, guys, tingnan nyo. Check that one. Ayun no, ganda. Pinaganda nila. Ayan. May entrance dyan, not sure kung 20 o 30 pesos. Pero malupit yan. Ay, meron pang TP house doon. Ang ganda oh, ang angas. Ganda, ganda rito. So, dito ko na tinatapos ang Luzon Middle East Loop. Or mas maganda kung sabihin East na lang. So, East Luzon Loop. So, yeah, maraming salamat sa panonood at sa mga susunod na vlog, sama pa ulit kayo at kayo ay mag-like, comment, and subscribe mga kaibigan. Dito nga tinatapos.